sa ating mga kapitan ng barangay na nandito, magsasaka, mangingisda, sektor, pasensya na kayo, wala na akong boses. Yeah. Team at 17. Damn. Sa sinabo!
is God talaga, talaga, dinubog ng tao. Yan. Wala tayong magagawa. Okay, mamaya na rin po yung picture taking. Yan. Sa totoo naman na po tayo. Mag-start na po tayo. Pwede po, i-clear po na natin yung area. Kasi po, bibigyan po natin ng panalangin o blessing ang ating bisita na si Yorme sa pamamagitan po ng isang putong. Yan po, putong. Pwede pong mamaya na po muna tayo, no? Pagpuputong muna po tayo. A short putong. Okay, settle down please. Yan, ito na po. At this point, ito po ay putong na inihenda po sa ating Yorme. Mayor Isko, ito po ang putong. Ito po ay panalangin para po sa inyo, para po sa inyong kandidatura. Handog po ng Compost for Christ. Ito po ay traditionally ginagawa sa Marinduque at inadapo ng mga taga Mindoro. Ito po ang Compost for Christ para sa kanilang putong, para sa aming bisita. Mayor Isko, Doc Willion sa Mayor Putong, Doc Earl Malita. Okay, music please, para po sa ating putong. Yan po, medyo atras po tayo ng konti. And after this putong, marinig po natin ang speech ng ating Yorme. Once again, ito po ang putong handog po kay Mayor Isko, Doc Willie Ong, Sabira Glutok, Doc Carl Palita, at Attorney Jopet Sison. Yeah.
Kamera pa picture taking. Please, pakitulungan po tayo. Please, huwag na po natin mapasukin dito para po makapag-start na tayo. Okay na po, okay na, okay na. Sige na po, sige na po. Isa muna ulit pong masigapong panakpakan para kay Yorme! Nakakiss pa yung mga couples for guys. Yan. At ngayon po, ang nagpaganda sa Tugyot na Maynila ay magpapaganda sa buong Pilipinas. Tawagin po natin ang ating bisita na yung araw. Walang iba kundi si Mayor Isko Moreno! Hi! Hello! Magandang araw! Kamusta kayo? Sa ating minamahal na Vice Governor, Vice Governor Jojo! Talagpakan natin sa ating mga kapitan ng barangay na nandito, magsasaka, mangingisda, sektor, pasensya na kayo, wala na akong boses. Sa ating pong minamahal na mayor, vice mayor, mga kusyal, at sa inyong lahat, magandang araw sa inyo. We love you, Isko. I love you too. Don't worry, pag nabalian ako, at least sa Mindoro ko nabalian. Anyway, excuse lang po. Yeah. Para makita ko naman sa coldly. Anyway, magandang araw sa inyo at mainit. Sa maraming salamat sa mainit ng pagtanggap. Ha? Ako po ay pasensya na kayo, ay naalangan ninyong oras. Dahil marami rin kaming pinuntahang bayan dito sa Mindoro. Pero maraming salamat sa mga lolo't lola ko, may asim pa. Magaling pa sumayaw. May kending-kending pa. Okay, mga kababayan, total lang, dito na rin lang naman ako. No? Eh, didiretsuhin ko na. Diba? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng... Lalo na ito, mga kapitan, ano? Na nandito. Mga kababayan, ano ang nais nyo? Okay. Nais nyo ba ng murang bilihin? Nais nyo bang murang gasolina? Nais nyo bang murang kuryente? Nais nyo bang mas malaki ang kita sa pagsasaka, pangingisda at trabaho? Nais nyo ba ng trabaho? Anong nais yung presidente? Opo, sapagkat ako po ay nagpunta rito, saglit lang ha. Hindi ko makita yung sa likod eh. Excuse me. Hindi kasi makita sa likod. Dediretsuhin ko na. Kami po ni Doc Willie. Ni Doc Willie. Nag-a-apply ng trabaho. Opo. Kami po ay aplikante ninyo. Hindi po kami nang-aagaw ng trono. Hindi kami nakikipag-agawan ng trono. Ang gusto po namin, trabaho. Alam ko, nalilito kayo nung isang araw. Kahapon, nalito kayo para kayo na chuchubibo.
kabago-bago. Tama ho ba? Ang kailangan natin ngayon ay mga tao may desisyon, may sariling disposisyon, at may plano. Mga kababayan, sorry, wala na akong boses talaga. Mga kababayan, ayaw ko naman sayangin ang pinaghintay ninyo. Kumain na ba kayo? Itulog nyo lang yan, mga kalitas. Lilipas din. So lahat kayo ngayon, gutom. Hayaan ninyo, umuwi kayo mamaya, busog kayo sa pangarap. Pangarap na lang. Total, gusto nyo ba na maiba naman? Hindi nyo napansin, sila-sila lang ang nagpapalitan. Hindi nyo napansin? O kamusta naman ang buhay nyo? Nga. Ngayon mga kaibigan, ako po nandito, mag-iiwan ako ng dalawang bagay. Dalawang bagay, kayo na ang umusga kung mapapakinabangan nyo ba talaga. Ang tao ba talaga ang nauna sa pamamahala ng inyong lingkod? Una kong gagawin, halimbawa, binigyan ninyo ako ng pagkakataon. Una kong gagawin, babawasan ko ng 50% ang buwis sa petrolyo. Pwede? Parang ang hirap paniwalaan, ano? Ang hirap. Pero isipin niyo maigi. Bakit mahal ang isda? Bakit mahal ang palay? Ang bigas. Pero lugi ang magsasaka. Lugi ang maging isda. Dahil ang taas ng krudo. Tama, mali? Ito pa, masakit. Yung isda natin, ginawa ng mga nadudong sa West PNPC. Pagkuha nila, dadali sa China, ibibenta sa atin. Kawawang Pilipino. Tama, mali? Pero mga kababayan, bakit hindi ko sinabi, pakinggan nyo maigi ha, para malaman ninyo sino nang bobola at kung pwede, yun naisip ko. Bakit hindi ko sinabi na pababain ko ang presyo ng krudo? Bakit? Sapagkat wala akong control sa presyo ng krudo sa mundo. Arabo ang nagsasabi noon. Tama, mali? Pero pag ang krudo pumasok na sa Pilipinas, meron ng buwis. Tama, mali? Pag sino may control ng buwis? Sino may tangan-tangan ng buwis? Gobyerno. Sino pinuno ng gobyerno? Pangulo. Sino pangulo nyo? Di ba? Kaya kung bakit inisip ko kung saan tayo may control, umatras naman ang gobyerno. Pansamantala man lamang, maitawid man lamang ang tao sa pandemya. Pangalawa ko gagawin. Gusto ko pang sabihin. Gusto ko pang sabihin. Sayang naman ang in, pawis nyo. Ispa, power. Thank you. Mabawasan ko ng 50% ang buwis ng kuryente. So dalawa, gasolina, kuryente. Ano? Meron ba kayong matitipid doon? Makikinabang ba kayo doon? Kasi kung hindi, hindi ko nagagawin. Pero kung iisipin ninyo, eh bakit wala nag-isip ng araw nun? Bakit ang araw pa hindi ginagawa yun? Kasi tao makikinabang. Hindi politiko. In fact, ang sinabi sa akin, kinontra ko eh. May kumontra sa akin. Ang sabi, yung iniisip ni Isko, malulugi ang gobyerno. Tama naman. Malulugi gobyerno. Pero ang lugi ng gobyerno, kapakinabangan ng tao. Tama mali. Ang sinabi, mawawalan daw tayo ng 130 billion. Oh, edi lalo tumibay yung pananaw ko.
kung mawawala ng gobyerno ng 130 billion, di makikinap ang tao ng 130 billion. Tama ba rin? Mas maraming savings sinanay, wais sinanay. Tama ba rin? Mas magaang ang buhay ng tao. Ewan ko ha, kanya-kanya tayo ng pamamaraan sa gobyerno. Kung ano ginawa ko sa Maynila, siya ang gagawin ko sa buong bansa. Nagawa sa Maynila, kayang gawin sa buong bansa. Tapo muna. At ito, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama na? At ito, hindi mo gagawin habang buhay. Opo, itatawid ko lang kayo ng isang taon, dalawang taon. Pag nakaraos na tayo, magaang na buhay ng tao, babalik ko na sa dati. Pero ngayon, itawid muna natin yung tao. Makaraos muna, magparaya muna ang gobyerno for the first time. Kahit man lang isang beses, kahit man lang dalawang taon, gobyerno naman ang umatras, tao naman ang umabante. Masama ba yun? Di ba ang paggobyerno para sa tao? Di ba yun ang purpose ng gobyerno? Bakit kayo maasa sa gobyerno ngayon? Bakit? Kasi wala tayong masasandalan. Kahit umutang ka sa kapitbahay mo, yung kapitbahay mo may problema rin. Kahit umutang ka sa kamag-anak mo, humingi ka sa kamag-anak mo, yung kamag-anak mo may problema rin. Bakit? Nasa pandemya tayo eh. Tama mali? O, sino nagka-COVID? Taas ang kamay. O, ako, yan. Isa, dalawa, tatlo. O, sino gusto magka-COVID? Dapat lang. Si Joe, si Vice Governor, nag-critical pa yan. Imagine niyo yan. Kaya mahirap magka-COVID. Bakit? May namamatay ba sa COVID? Pero may namamatay din sa gutom. Taka rito ka, Aday. Kaya ako inisip. Naunahin mo na. Ano gusto mo sabihin kay Isko? Thank you. What's your name? Tracy Lynn po. Hanapin mo lang sa YouTube channel. Yung iba sa inyo, yung iba sa inyo rito, may kapaka ba kayo? Bakit? Hindi nyo alam kung yung bahay nyo nakatirik pa. Dahil yung lupa na kinakatirikan ng bahay nyo, hindi inyo. Ay. Alam ko ang pakiramdam ng anak ninyo pagpasok sa eskwela, walang baon. Alam ko ang pakiramdam ninyo, kakakain nyo pa lang ng alas 12, pero problema ko na kagad yung hapunan. Yun ang buhay ng tao. Kaya ako gusto ko real talk. Bakit? Kasi real din ang buhay at problema ng tao. Kaya ako pag mapapansin nyo misan, dire-diretso magsalita. Bakit? Kasi dire-diretso rin ang problema ng tao. Tama o mali? O gusto nyo magbago? Gusto nyo maiba naman? Pagod na kayo sa 30 years, 40 years away ng mga politiko? Pati iba naman? Bata naman? May asin pa? Oo! Alam nyo, mga kababayan, o mga nanay, tatay, ito ah, tapatan tayo. Pag ako nagtagumpay, katagumpayan din ang anak ninyo. Alam nyo bakit? Kung sa akin nangyari, pwede na rin mangyari sa mga anak nyo. Okay, bakit? Ang nanay ko, katulad ng nanay ninyo. Ang tatay ko, katulad ng tatay ninyo. Pare-pareho mga magulang natin, hindi nagnakaw. Mahirap ang magulang natin, pero iniraos tayo. Ipinagpursige tayo. Ako nagpursige, kung kayo nagdidildil ng asin, kami nagbabatuhan ng Chicken Joy. Ay talaga, Chicken Joy, hindi ako nagsisinungaling. Chicken Joy sa umaga, Chicken Joy sa hapon, Chicken Joy sa gabi. Kaya lang, yung Chicken Joy na kinain nyo na. Piprito lang namin ulit. Kasi, tinuruan ako ng nanay ko na huwag maging timawa. Kaya kahit pagkain sa basurahan, kinain ko.
Nirawas ko sa hindi ako nagawak ng Tres Cantos na may rewisyo ng kapwa ko pobre o ng Argabiado. Pinilit ko irawas ang sarili ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga taga-Tondo. Binigyan nila akong pagkakataon makapaglingkod. Salamat sa mga taga-Maynila. Kahit sa murang edad, binigyan nila akong pagkakataon makapaglingkod. Yung pinangako ko sa kanila na 10 taon nangyari ng 2 taon. May pandemya pa yan. Ngayon, gawin ninyo kung ako ba ay totoo. Dapat kayo magsiyasat. Kung totoo ba ako at ang salita ko ba nasasala. Dahil ang laway ko, yun lang ang puhunan ko sa buhay. Wala ko ibang puhunan, wala akong ginto. Wala akong bilyo-bilyo. Ang puhunan ko sa gobyerno, laway. Dahil pag ako naman naupo, nakita nyo naman, 24 oras hindi ako nagpapahinga. Bakit? Dahil 24 oras din ang problema ng tao. Pinipilit kong irawos ang tao. Kaya kung nagawa ko yun sa Maynila, kayang gawin yun sa buong bansa. Kaya mga kababayan, bago ako umalis, meron akong iiwan sa inyo. Pero bago ko sabihin yun, magtatanong ako ulit. Gusto nyo bang may ibang mangyari sa buhay ninyo? Sigurado kayo. Promise. Mamatay man siya. Kasi dapat hindi lang politiko ang tumutupad. Dapat ang tao rin. Okay? So, ako, nangako, dalawa nga lang yun. Tatama na agad sa inyo. Dalawa pa lang yun. Sa dami ng gagawin, sa dami ng gagawin sa gobyerno, dalawa na lang binanggit ko ng pakinabangan muna ng tao. Agad. O ngayon, huwag kayo mag-alala ha, meron pala akong isang itutuloy. Sa lahat sa inyo dito, huwag na kayo magamba. Kung ano man ang sinimula ni Pangulong Duterte na bill, o itutuloy ko na lang yun, basta nasimulan na. Bakit? Eh, bayad na ng buwis yun eh. Titigilan ko na, na kapag tapos ang isang administrasyon, hindi itutuloy yung ginawa ng dating administrasyon. At kung meron man, ititigil pa. Misan gawa na, sisirain pa yung kalsada. Tama mali. Mailagay lang yung mukha niya sa kalsada. Tama mali. Basta kung ano nasimulan, tuloy-tuloy lang. Basta ako naman, magbibuild din. Build more housing, build more school, build more hospital, build more business, build more jobs. Yun lang ako. Tao! Doon lang ako sa tao. Tao muna ang mauna. Magkakaroon kayo ng gobyerno na may tenga, nakikinig, hindi bungol, hindi bingi, na nauuna ang tao. O ngayon, uulitin ko ang tanong. Gusto nyo bang maiba naman? Well, baka OPM kayo. O promise me. Ang mga taga Mindoro ba may isang salita? Promise? Cross my heart? Mamatay lang siya? Iiwan ko sa inyo to ha. Sinabi ni Einstein. Kilala niyo si Einstein? Don't expect different results will come to you tomorrow if what you do, what you did today is the same as yesterday. Naintindihan nyo? Okay, magalala. Hindi ko rin naintindihan nyo. Tatagalugin ko na lang. Binubuhilog ko eh. Okay. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad ng kahapon. Pareho-parehin ang resulta mo. Pagsila-sila pa rin. Pag yung dalawang pamilya na yun, sila-sila pa rin. Kung nasaan tayo ngayon, malamang sa hindi, yun din tayo pagtapos ng 6 na taon. Tama mali? Ngayon, umaasa kayo ng kakaiba, pumili naman kayo ng iba.
May sense? Pwede? Kaya? Posible? Naman. So, asa ako sa inyo. Oh, dalawa lang ang request ko naman. May request na ako, busuhin ko na. Alis na ako, kailangan ko bumalik ng Maynila. Dalawa lang ang request ko. Una, pwede ba makisuyo kung ako na kursunadahan ninyo? Halimbawa, type ninyo ako. Nag-promise naman kayo, tutulong kayo. Ha? Pwede ba? Huwag niyo na kami pag-iwalay ni Doc Willie. Pwede? Huwag niyo na pag-iwalay niyo yung presidente, vice president. Mag-aaway lang yun eh. Kamu, nag-aaway lang yung dalawa. Diba limang taon? Binibimbang yung tinga natin ang away nila. Upos dito, upos doon, upos dito, upos doon. Nauupos ang katila. Tama, mali? Kayo din naman may kasalanan eh. Oo, time is. Real talk tayo ha. Ang hiling-hiling ng Pilipino, di ba? Boboto ko tong presidenteng ko. Ay, yung vice president, gusto ko yung kaaway niya. Para meron akong insurance. Ah, di ba? Oo. Hindi nyo napansin ang pinili ko, si Doc Willie, hindi malaking politiko. Hindi nyo napansin ang pinili ko, Doktor, dahil ang pinili ko, kayo. Ang makikita niyong gobyerno, buhay at kabuhayan. Doon lang iinom ang next 2 years natin out of 6 years. Pag naka-recover na tayo, panatag na ulit sa atayo mangangarap na malalaking bagay. Ngayon, ang pangarap ko muna, itawid ang tao. Pumanatag ang buhay, may makain ang tao. Di balin hindi umaman, dahil hindi ko naman kayo mapapayaman. Pero ang gobyerno kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Kaya? Pwede? Posible? Pangalawa. Ilan ang binoboto ko sila doon? 12. 12. Oh, siyam na lang ang problema nyo. Nandito na yung tatlo. Ayan, andyan si Carl Balita. Ayan, taga Mindoro. Ito si Carl. Oh, kaway-kaway. Si Sam Guto. At kapag may katwiran, Jopin season. Yan. Yung bata. Yung tulad kong may asin pa. Charot. So muli, maraming salamat. Hintayin nyo. Nagpauna lang ako. Katulad ng pinangako ko sa mga Pilipino, pipilitin kong umabot sa lahat ng sulok hanggat kaya ng katawan ko. So ako naman, lilipad, babalik, punta ng Metro Manila, makikipag-usap din katulad nito. Pero for the meantime, pwede ba akong pumanatag? Pwede akong pumanatag? Translate. Charot. Asa ka pa. Pero promise ha, aasa ako sa inyo. Basta yung sala na laway ko, tubusin nyo, ika-anim na buwan, simula kayo. Basta mabigyan lang ako ng pagkakataon. Ha? Ngayon, mga kababayan, pwede ba makisuyo? Thanks yun na yung mga mahal nyo sa buwan. Piso lang naman yun. O kaya, walang load? Hanap na wifi. Sa Manila, maraming wifi. Gusto mo sa Mindoro magka-wifi? Alam nyo talaga na may wifi sa Manila? Sa kalsada na, may wifi na, libre. Sino mayari? Programa ng gobyerno ng Maynila. Ang estudyante namin may tablet. Yung tablet may SIM card. Yung SIM card may 10 gigabyte every month. Ngayon 20 gigabyte na. Naitawid namin. Tawid namin. Nag-aaral yung mga bata. So gusto nyo ng Wi-Fi? Wi-Fi lang ha? Walang internet.
alam niyo yung sinasabi ko, eh, kailangan natin ng connectivity. Hindi, maliit na bagay yun, mas ang importante. Anong halaki sa akin? Ang importante lang sa akin, may trabaho kayo, may chicha kayo, naglalakad kayo ng panatag, may pagkakataon na, pagkahari mo na ng pamilya, yun na muna ang mahalaga sa akin. Ha? Lahat yan, inawa ang Diyos. Kung ano naganap sa Maynila, magaganap sa buong bansa. Muli, mag-ingat kayo. I love you. I love you. Papantayan mo kayo, ha? Thank you very much. Maraming 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 salamat. Patakuan na lang kalapanan si Mayo. Si Vice Mayor. Mga kustihan natin. Mga barangay chairman, kagawad. Thank you very much. Maraming maraming salamat, Pilipinas. God first. Thank you. Sa ating patuloy. Ito po siya. Let's magandang hapon po sa inyo lahat. At dito po tayo ngayon sa lugar na to para ibalita sa inyo ang magandang nangyari dito. Ayan, good afternoon po. Please to subscribe. Shout out po. Tuloy-tuloy po tayo ating pag-update. Magandang hapon po. Ingat tayo. God bless po.